Hello guys, may bago akong may nabasa ako kanina tungkol sa sa langgam. So, hindi ko alam kung effective 'to. Bali dalawa ang gagawin natin. So, ito ang sa pangparaan para hindi akyatin yung mga kulungan nyo ng langgam. So, ito ang aking nabasa kanina sa sa Facebook lang. So, ito. Langis. Langis, hindi ko alam kung anong klaseng langis ang ibig sabihin niya, pero parang iisa lang naman ata ang langis, diba? So, ang ginamit ko, ito. Ayan. Hindi ko alam kung pwede to, pero mukhang pwede naman to kasi basta langis. So, ayan, ginamit ko yung mga langis dyan. Tapos, ito ay isa panggawa ng puto. So, ayan, lagayan ng puto yan. Ayun, ilalagay mo lang sila, ipapatok mo, tapos yan, lalagyan mo ng langis, tapos dinadawakit yung mga langgam. So, yung iba naman, ang sabi, papahiran. So, kukuha tayong pamahid. Sa pamahid. So, kailangan natin sponge. So, ayun, nakahanap tayong sponge. So, itong anong gagawin natin, yung sa langgam to, kung para hindi akyatin ng mga langgam yung mga kids natin, mga kids ng alaga natin, tulad ng mga walang ganito. So, hindi ko alam kung effective siya. Siguro ito, effective to kasi may ano tawag doon? Langis. May langis kasi na hindi talaga makakaakyat yung mga langgam. Tapos, meron pa daw isang way para daw hindi akyatin ng langgam. Yung papahiran daw. Wait lang, malabo ba? Ayan. Sabi, yung papahiran daw yung mga ganito, yung mga paa, para daw hindi daw umakyat yung mga langgam. So, hindi ko alam kung effective yun. Hindi ko pa sure kung effective. So, susubukan lang natin na kung effective ba. So, magbukod tayo ng lalagyan. Kusan tayo pupunas. Wait lang ha. Ayan, konti lang. Baka sumasobra tayo eh. Ayan. So, try natin. Siguro, ang gagawin natin, usaw. Yeah. So, punasan lang daw. Sabi-sabi lang to ah. Hindi ko alam kung totoo to. Kung hindi talaga aakyat yung mga langgam, kapag pinahiran natin ito ng langis, edi, ano yun? Sulit. Hindi na tayo maglalagay ng mga ganito. So, check natin yan. Kung legit, edi wow! Yan. So, ito, okay na to. May isa na. Basta lahat, ha? Lahat ng singit. Gaganyan ninyo. Bali, nabasa ko lang to sa FB, sa mga groups. Nakalimutan ko anong pangalan ng group. Yan. Punas. So, kung alam nyo na na totoo yung ganito, yung pupunasan daw, i-comment nyo na lang para alam ng iba na totoo pala yung ganito na pupunasan ng langis, yung mga stand, para, ikaw pala yun, butiki. Akala ko may dagana dito eh, butiki lang pala. So, ito, ang pinakamahirap lang dito, yung ilalim. Kailangan dadapa pa ako. Effort! Grabe! Yan. Punas. Last one. Isang paa na lang. Lugi. Mas okay pa nung Mas okay pa yung maglalagay na lang tayo ng baso. Ay, mas effort kapag ganito. Talagang iisa-isahin mo pa. So, depende sa inyo kung ano ang kaya nyo. Kung kaya nyo magtiis ng ganito, yung papahiran, o kaya yung ganito na maglalagay na lang kayo. Ayan. So, titignan natin yung itong dalaw. Titignan natin kung ubra ba to. Okay? Siyempre, lalagyan pa rin natin yung iba. Hindi natin yan pwedeng iwanan na walang pahid. Ayan. Para to sa mga langgam, guys, ha? Para daw hindi umakyat yung langgam. Pag may langis, yung mga paa ng inyong cage. Ay. Iba yung paa nito. Pa-square din. Walang yung butas. Ito rin, wala.
Ito iba oh. Oh, di ba? Wala yung isa pang paloob. Bali ito, ano talaga? Square tube. Kayo, kung may langis kayo dyan sa inyo, sa bahay nyo, kung yung papa nyo ay may motor, hingi kayo ng langis. Kung walang langis si papa nyo, sabihin nyo magpa-change all na siya. Para yung langis ng motor niya, ayun ang ipapahid nyo dito. Yung nasa motor, sabihin nyo mag-change all na siya para may langis ka. Yan, titignan natin kung effective to talaga. Yan. Last one cage. Ayan na, last one. Isang paa na lang. Isang paa na lang. Manadaliin na lang natin. Yan. Ayan. Nakaka-stress pala mag-ganito ba? Tapos, itatry natin sa iba. Hanap tayong mga dinadaanan ng langgam. Ito, may langgam. Putik na dumikit. Hanap tayong langgam. Ayan, oh. Tingnan niyo yung langgam, ha. Kita niyo ba? Lumabas na. Dumaan siya madaya. Yan. Kinorner natin. So, ito yung langgam. Makikita natin talaga na oo nga, hindi sila nakakadaan. Ala. Oh, di ba? Effective nga. Mas okay yung ganito, no? Yeah, hanggang dyan na lang siya. Okay pala yung mga, okay lang pala tong langis na ilalagay niyo sa mga cage nyo. Kaso nga lang, kadiri din pala, tignan mo. Yuck! Alright, okay na to. Tubig tapos langis, hindi ata pwede yun, guys. Ayan. So, ganun na yung ano natin, ha? So, ganun ang aking ginawa sa para mawala yung mga akyata ng langgam. So, pwede nyo itong gawin. Pwede nyo siyang gawin na ganito. Maglalagay kayo ng lalagyan, tapos lalagyan nyo ng langis. Ayan, tulad nito. Tapos, yung isang ginawa natin, yung pupunasan natin yung mga paa ng cage para hindi umakyat yung mga langgam. So, ayun. Ang ating anti-langgam, hindi papasukin, hindi aakyatin ng mga langgam yung mga cage natin. Ayan, meron na tayong isa pang paraan para hindi akyatin ng mga langgam yung mga cage. Yan. So, safe na yung mga cage natin sa langgam. Siyempre, wag nyo na lang ididikit sa, yan, sa mga pader. Yan. Wag nyo na lang ididikit. Lagyan nyo pa rin agwat para hindi sila mano. Ayan, tignan nyo si Dubi. Diyan muna siya kasi lahat ng nasa flights natin ilagay natin dito. Ayan, lahat sila. Kasama yung parakits na nahuli. Ayan yung parakits. Kaya natin sila nilagay dyan. Yung cage na dito, yung ginawa natin flight, eto na. So, binukod pa natin yung isang pair. Yun nandito, di ba dalawa to na nakaraan. So, yun nandito, nilagay ko na dito. Tapos, bibili tayo ng isang cage dito para yung cage na nandito, ilalagay natin etong dalawa. Ayan. Tignan nyo naman, pumapasok na sila sa nest box kasi nakabukas. Diba? May daanan sila para makapasok sa nest box. Medyo maano din tong ibon na to eh. Eh sana naman pag sinara ko to, papasok na sila talaga sa nest box nila. Diba? Yan. So kinausap ko yung ano, nag-PM ako sa may-ari nito kung ano ba ang history ng ibon, bakit sila hindi pumapasok sa nest box ng mga ilang araw na. Tinanong ko rin kung ano yung mga problema. Basta kung anong history ng ibon. Kasi ang sabi, proven daw yung dalawa. Proven yan. Tapos, pinagpapares. O diba, isipin nyo, proven sila pero pinagpapares. Ibig sabihin nun, kinalas to pati ito sa dati nilang kapares as pinares silang dalawa. Bali, ginagawang project. Diba? So, hindi talaga sila proven silang dalawa. Hindi sila proven silang dalawa. Diba? Medyo nalugi tayo doon sa binayad natin kasi nagbayad tayo ng tamang presyo sa kanila. Tapos ibibigay sa atin ay yung tayo pa yung maghihintay na magpares, diba? So, medyo mahirap to.
tatagal tayo dito, baka abutin pa tayo ng kalahating taon dito bago sila magkaintindihan na pumapasok, na pumasok dito sa nest box nila, 'di ba? Lugi tayo, lugi. Pero hayaan na lang natin kasi mukhang hindi rin naman ipapayag. Hindi naman mukhang papayag yung may-ari nito na pinagbilang ko na ibalik tapos kukunin ko ulit yung pera, 'di ba? Medyo imposible na 'yon kasi alam niyo naman may mga tao na ayaw na kapag binili, kapag nabenta na, hindi na papayag na kunin ulit. Ganun 'yon, may mga ganun. May mga ganun talaga kaya mahirap makipag-usap, makiusap na sana kunin, ibalik, magbayad ako ng tamang presyo na dapat wala rin problema, 'di ba? Ganun lang. Kailangan ano tayo, bigayan ng tama. Ganun, okay, basta ganun. So, sa susunod, siguro bukas, Friday, okay, sa Sabado, bibili tayo ng isang cage dito na. Bibili na tayo ng isang cage, maglalagay na tayo dito. Pero sana may stock na silang cage, di ba? So, ayun lang guys, ngayong video, sana nagustuhan nyo yung bago kong idea. Hindi talaga siya sa akin na, nabasa ko lang. So, ginawa ko lang, tapos shinare ko sa inyo na sana ay makatulong, di ba? Kung wala tayong mabilan ng washout, yung pang spray, o kaya yung sevens na yung powder, tas kinakanaw, or hindi ko alam kung paano gamitin sevens eh. So, pag wala tayong washout or sevens, tapos may langis tayo dyan sa bahay, or sa mga bodega, so, pwede natin gamitin yan. Pamahid, o kaya ilalagay ng ganun. Okay? So, sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana nakatulong ako sa inyo para maiwasan yung pag-aakit ng langgaam. Langgaam? Langgaam? So, yung pag-iiwas ng pag-aakit ng langgaam sa ating mga cage. Okay? So, okay? Ayun lang. Mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutouts tayo. Shoutout kay Mariem Buenaventura, kay Francis Carvajal, kay Dennis Balabas, kay The Loser You and I, kay Willie Posadas, kay Reniel Pelagio. Shoutout din kay Daryl Dave Constantino, kay Brian Cruz, kay Kaibon TV and Lovebird Hand Feeds, kay Charles Martinez, kay Asti Reyes. Shoutout din kay Christopher Sayoso, kay Julius Cesar Nunez, kay Jollibee Bida Ang Saya. Wow! And shoutout din kay Wingel Carig. Shoutout din kay Lord Note, kay Vin Mendoza, kay Jamilia Dical. Shoutout din kay Ken Gian Penes Zara. Shoutout din kay Aljur Place, kay Florence Aquino, kay Jun Pantoja, kay Ray Blanco, kay Inigo Capablanca. Shoutout din kay Michael Gan, kay Joey Trinidad, kay Kimwell Maranata. Shoutout din kay Ems De Ala. Shoutout din kay It's Your Boy Chad. Shoutout din kay Hofner Estiloso. Shoutout din kay Frankie Suba, kay Clyde Hernandez, kay Nash Ignacio, kay Joshua Wage, kay Cesar Lagrosa, kay Tita Ando. Shoutout din kay Gerson Pascua, kay Gian Diezmos, kay Jake Mesa, at kay Jerwin Gaming. So, syempre, kung gusto niyo magpa-shoutout, go, Charcher. Yan, nabubulo na ako. So, kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo, tapos isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos, kung may mga katanungan pa kayo, comment lang kayo, sasagutin namin yan, okay? So, salamat ulit sa mga sumusuporta, at mag-ingit, mangi. Ay, ano ba yan? Puro bulol na ako. So, mag-ingat po ang lahat, and we'll see you on the next video.